Muntik magkabangga ng mga barkong pandigma ng Amerika at China habang nasa Taiwan Strait. Ang gate po ng US, unsafe manner ang pinakita ng China. Nasa front end balitang yan, Maricel Halili. Sa video ito, nakuha ng US Navy, makikitang nagsasagawa ng routine transit o joint exercise ang USS Destroyer na USS Chung-Hoon kasama ang frigate ship ng Canada sa Taiwan Strait nitong Sabado. Maya-maya, biglang lumapit ang isang Chinese warship. Hindi huminto ang barko ng China hanggang sa halos dumikit na ito sa barko ng Amerika. Ang insidenteng ito tinawag ng Amerika na unsafe manner. Ayon sa U.S. Indo-Pacific Command, pinabagal na lang ng U.S. destroyer ang takbo nito para maiwasan ang banggaan. Ang ginawang ito ng China paglabag umano sa rules of the road sa safe passage sa karagatan. Paliwanag pa ng Amerika, ang ginawa nilang routine transit ay pagpapakita ng kanilang commitment sa malayang paglalayag sa Indo-Pacific. Nanindigan din ng Amerika na naaayon sa international law ang pagdaan nila sa Taiwan Strait na naghihiwalay sa China at Taiwan. Pero ang China, iginiit na umaaksyon sila ng naaayon sa batas. Gumawa raw kasi ng banta ang Amerika at Canada sa rehiyon. Minaliit daw kasi ng dalawang bansa ang kapayapaan sa rehiyon at nagbigay ng maling signal sa kalayaan ng Taiwan. Sabi naman ng Taiwan, wala silang nakikitang kakaiba sa routine transit ng Amerika at Canada. Pero iginiit ng Defense Ministry ng Taiwan na hindi nakatulong sa regional security ang naging aksyon ng China. Sa isang defense summit naman sa Singapore nitong nakaraang linggo, iginiit ni Defense Secretary Carlito Galvez Jr. na mahalagang sundin ang 2016 arbitral ruling para mapanatili ang kapayapaan sa South China Sea. Sabi pa ni Galvez, kailangang magkaroon ng tuloy-tuloy na pag-uusap sa pagitan ng mga bansa sa rehiyon. Sa gitna ito ng namumuong tensyon sa pagitan ng Pilipinas at ng China sa mga pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea. The Philippines welcomes the increasing number of states that have come in support of the award and what it stands for. We realize that right alone does not make might, as it is ultimately your support that will preserve the global order at sea and uphold the universally recognized principles of international law. Pero tingin ng isang maritime law expert, walang epekto sa kasalukuyang relasyon ng Pilipinas at ng China ang naging pahayag ni Galvez. Wala akong nakikitang impact nito sa Philippine-China relations. Kasi sa larangan ng issue na to, both parties have decided to disagree. Nagbabalita mula sa frontline, Maricel Halili, News 5. Mga kapatid, mean Los Baños po, huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-subscribe at mag-follow sa News 5 social media pages.